Good morning mga kalapatids. So for today's video, i-update ko kayo dito sa ating Muntin Loft and then sa mga panlaban natin for this coming season dito sa South Derby Race and then sa FPR One Loft Race. So ano po bang iniintay natin mga kalapatids? Tara, atin ang bisitahin ang ating Muntin Loft. I-update ko kayo dun sa ating mga ipinasang mga ibon dun sa FPR One Loft Race. So far so good, wala naman nawawala doon sa ating mga ipinasa. So, anim yung ipinasa natin din, FPR One Loft Race. So, maganda yung pinapakita. And then, na-inventory daw naman nung mga staff. And then, kumpleto pa yung ating mga ibon. So, hopefully, magtuloy-tuloy yung ganong sistema. And then, mapadulo lang natin yung mga ibon natin doon. Pwede na sa atin dahil nga first timer din tayo sa mga OLR na magpasa. Then ayan. Hopefully mapadulo yung ating mga ipinasa doon. And then ito, update ko kayo dito sa ating breeding. So bali yung mga iba diyan, baklas na. And then yung mga natitira na lang ayun yung mga inbreed. So bali ito, konting update tayo. So bali ito yung mga dadalhin natin sa Nueva Ecija. So bali itong dalawang to ay 4 stock sana. And then, yun nga lang, meron tayong mga tropang nueva na bibigyan natin. Yun nga ay si Guops TV at saka si Idol Punong Ministro. So, bali, napag-usapan namin na dati pa na dadala natin siya ng mga bloodline nung ating nanalo na si Miss Night Flyer. So bali, ito nga, mga kapatid nito ay nag-produce na sa bataan, sa totoo lang. Ayan. So mga kalahi nito, yung sa bali, full sibling nito, napatapos nila ng humakot ng 47K, kung hindi ako nagkakamali, sa Orion Bataan, sa mga club doon. So nag-update sa atin si Sir Alvin ng Bataan. And then, ayun nga, nagpapasalamat dahil nga nag-produce agad yung ating ibon doon. And then, ayan, yung mga magulang niya. So, bali ito, gagawin na lang natin 4 stock. So, bali ito, kapatid din to. Ayan, kung makikita niyo mga naka-perso band natin. Then, ayan yung tatay. So, bali ito, nag-produce na rin ng mga kalbayog. Tapos, na-load din ng takloban. Then, yung ibon na yun, medyo nagkasakit pa nung bata. So, hindi na talaga inaasahan yung ibon na yun dahil nga, kumbaga, pakal na, inilaban pa, pero nagawa niya pa rin dumulo. So, bali, meron din tong anak na nagtakloban din. So, bali, nakailang takloban na tong anak, tong ibon na to. So, bali, ito ay full brother nung tatay ni Miss Night Flyer. So, bali nga, pareha silang kak. Ang tawag ko dito sa ibon na to ay si Little. And then, yung tatay naman ni Miss Night Flyer na full brother nito, nestmate, si Big. So, bali, may dahilan kung bakit yun ang pinangalan ko sa kanila. And then, ito, lock breed. Bali, anak ni Night Flyer to pareha sa magkaibang ama. So, bali, ito, dadalhin din natin sa Nueva Ecija. So, bali, humiling sa atin yung pinsa natin. Nadalhan daw yung mga tito niya doon. So, bali, yan. Binigyan natin ng dalawa. So, bali, hopefully, mapadulo nila. So, bali, itong checkered na to, yan, kung makikita nyo, guys, kapatid ni Night Flyer sa ina. So, bali, inbreed to. Ang tatay nito ay full brother ni Miss Night Flyer and then ang nanay naman nito ay nanay ni Miss Night Flyer. So, bali, ito naman yellow. Full brother and sister nung mga ipinasa natin sa One Love Race and then ilalaban din natin sa MacArthur. So hopefully, mapadami nila doon sa Nueva. And then ayan, baliyaya lang ito. So bali ito, ibibigay natin kay Algen Pineda. So bali, nakahiling sa atin. Tulong na rin doon sa tito niya na nasa ospital. So hindi ko sigurado kung gagamitin niya or ibebenta niya. Pero ito ay para sa kanya. And then ito, ayan. So bali, pag napisa tong dalawang to, ito yung ipaparapol natin. So, abang-abang kayo mga kalapatids. So, bali yan, yung konting update sa ating love.
Ayan. So bali medyo napupuno na yung stock loop natin. Ayan. So bali punta naman tayo do sa ating flyers. Bali yan guys, nandito na yung mga ano. So bali ito, tuwing 5 pinaroronda natin. Ayan. So bali do sa 8 natin na sinasanay for MacArthur race na mga ibo. So bali ito yung mga banded, correct me. Ito yung 8 natin na binread na MacArthur banded. And then ayan. Lahat sila nasanay, and then wala nag-overfly. So bali yan naman, medyo hawa naman yung ano, kaya mas madali silang nasanay. Ayan. So ayan guys, kung makikita nyo, maganda yung naging resulta ng ating breeding. So healthy naman sila, tulad nga ng isa dyan, may wasak pa sa dibdib dahil napusa. Pero nagawa niyang makasurvive. So bali tinahin natin yung butchi niya, and then yung dibdib. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. So bali yan, sanay na sila sa trapping, mabilis na sila tawagin. Kaya palagay ko, wala naman tayong magiging problema sa pauwian. Ako ko nga pala, pakita sa inyo yung ating ano, mga ibo. Ayan, meron tayo dito isang ibo na breed din. So bali, ito sana ibibigay natin dun sa tropa natin. Dalawa sila eh, kaso nadali yung isa. May napuntahan tayo na hindi natin matatanggihan. So bali siya natira. And then umayaw din yung bibigyan natin. So bali si idol natin, si Lady Fancier, Miss Tindalangin, yung kaibigan natin. So bali siya din yung nag-ship ng mga ibo natin nung yung nag-import tayo. Then so bali ito, apo yan ni Miss Nightlyer. And then lockbreed siya. Try natin ilaro. And then guys, comment kayo kung anong gusto nyong ipangalan dito sa ibo na to. So bali ito ay gagawin lang natin natural na karirista. So bali, kain tuka lang siya. Kain patuka, tubig. Yung simpleng binibigay natin, wala sa natin isusubo. Subukan natin kung gano'ng katibay yung bloodline niya. So bali, lagi ko yung ma-update kung ano yung magiging karera niya. Then ayan. Guys, kung makikita nyo, yan yung mga ibo natin, nakabang na. So bali, check tayo ng mga droppings. Ayan. Ayan. So far, so good. Maganda yung droppings ng mga ibon. Then ayan, kung makikita nyo, buong-buo. Then, resulta nga yan ng ating phytoprobiotics and yung ginagawa natin herbal na pinaiinom sa kanila. Then ayan. More on herbal tayo ngayon. Then, nakikita ko naman na maganda yung resulta sa mga ibon natin. Ayan. So, bali, tawagin na natin sila. Ayan. So guys, konting tip din, mas okay na dito nyo sila patukayin. Para sa akin ha, dahil mas umamo yung mga ibo natin. Kaya kung makikita nyo, guys, tawagin natin sila. Ayan. Sobrang bibilis. Bale yung may natitira pa sa labas. Pero ano siya, ganun din yung peck niya. So ayan guys, napakadali nilang tawagin kung makikita nyo. So hindi tayo mahihirapan sa patrappings ng ibon. So bale yan, kung makikita nyo guys, mababait sila. Hindi sila ilag sa akin. Then good thing na rin, dahil maganda, ibig sabihin maganda yung bonding nyo ng mga ibo nyo. So si Miss Nightlyer nga, yung kinakarera ko, eh ganun yung ginawa ko. And then ayun nga, napachampion natin. So hopefully this year ganun din yung mangyari. Ayan, kung makikita nyo guys, bagong ipot lang, pero buong buo, napakaganda nung ating ginagawa. Then ayan yung patoka, may halo na to ng vitamins din natin. And then, as usual, phytoprobiotics yung ating binder. So, yan. Makikita nyo. Maganda naman yung resulta. Yan, pakainin na natin sila. Yan.
So, advantage nito, maganda yung bonding nyo dahil nga na ibibigay nyo sila ng ganyan. So, malapit sila sa inyo. Disadvantage lang nitong ganitong patukaan, yung mga tray-tray lang. Eh, natatapon siya pagka nasisipa nung ibon na yan. Kung makikita nyo, may konting tapon. And then, yan. Napakaganda nung ating ginawa sa mga ibon na to. And then, iwas, palagay ko, isa din siya sa iwas overfly, yung pagiging maganda yung bonding nyo ng ibon. Dahil nga, hindi sila takot, and then hindi sila nabubugaw pag dumadating ka o nagpapatok. Kahit nandito ka sa loob ng love, eh hindi sila takot, kumbaga. So, doon, sa palagay ko, masaya yung ibon, and then, mas komportable sila dito sa loob kesa sa maglaya sila. So, ayan. So, maganda yung ano natin. Mga ginawa nating techniques and then conditioning dito. So, ayan, molting sila. Ayan, kung makikita nyo. Mga bata pa to, siguro mga 3 to 4 months yung iba dito and then yung iba 3 months. Yung mga pahabol natin na ito, tulad nito. Tawag ko dito si Wasak dahil to ang nadali ng pusa dito, may nagpupunta kasi ditong pusa. So ngayon naman, wala na yung pusa, siguro natakot na rin. And then ayan, nadali siya, akala ko mamamatay na, pero ginawa ko ng paraan kasi nanghihinayang ako sa ibon. Tinahin natin yung butchi niya, saka yung dibdib, yung kilikili, dahil nga yun. And then, yun, habang tinatahin natin, mas mapalag pa siya. So, tingin ko doon sa ibon ay talagang hindi mamamatay dahil nga maganda pa rin yung vigor niya. Good thing na rin at hindi tayo naghugot ng singsing sa isa nating warrior. And then, sign na rin na good warrior siya dahil nga hindi siya agad-agad bumigay. And then, masaya ako doon. Then yung isa nga, si Pugo, ayan. Tawag na natin dito ay si White Pugo dahil umuwi ito naubos yung buntot. Ayan, kung makikita nyo, may tubo na siya. Tawag ko dyan si Pugo. Tawag natin dyan si White Pugo. Ayan. So, more on whites tayo ngayon sa mga off-color. Ayan. So, bali ito, direct ang anak ng PBM natin. And then, si Miss Night Flyer. Kapatid to, nung nakuwer sa atin ng mga taga-Tondo. So, hopefully, manamasa din sa kanila yung ibon. So, I think ilalaban nila. So, dalawang black yon. Then, ayun. Maganda yung ano, yung napapunta sa kanila. So, bali yung mga kapatid. Isa, satin checkered na to. Swerte niya dahil dalawang black yung napapunta sa kanya. Ayan, guys. Napakaganda nung ano, nung condition ng ating mga ibon. Super healthy, nag-aagawan sila. Then ayan, binigay natin sa kanila yung vitamin sa patoka. Then ito, hopefully, mapasanay natin to. So tingin ko lilipad na to. Sasabay na rin to. Paanin lang natin yung yung kanyang mata. Then hayaan lang natin siyang rumonda in case na So hopefully hindi siya humiwalay dito sa ating mga warriors. Kasi hindi ko pa siya pwedeng pakawalan ngayon dahil mahina pa yan sa liparan yung mga ganyang edad. So pag ang tendency niya, pag sumabay siya doon sa malalakas, lalayo itong malalakas, and then siya mapapagod, ihiwalay na siya. So sayang naman, di ba? So comring lang siya, naka-comring lang. Try natin i-old bird. Bale yan, mga kalapatids, pakawalan ulit natin sila bago pagkatapos nila kumain. So bale, ang ano nga natin ngayon, ang system ay open loop. So doon sa open loop naman, hindi naman sila ganun ka, mabilis pa rin silang tawagin. Hindi sila pasaway doon sa ginawa natin. Then ayan, kung makikita nyo guys, ganun lang yung sistema natin ngayon. Dahil nga hindi natin matutukan sila 100% sa pagpapaloplay. Kaya ang ginawa, dahil nga may trabaho tayo, then ayan, ginawa na lang natin open loop. Bale yan, nainom na sila ng dugo ng pating. So, sila, pawis ng pating tayo, dugo ng pating. Ayan, maganda naman yung condition nila.
Ayan. So, bali galing silang lipad, mga kalapatids. And then, subukan ulit natin sila palipare. So, may iwan ulit yung ating pinakabata. So, comment kayo guys kung anong gusto nyo ipapangalan doon ha. Open for all, pipili tayo kung ano yung magugustuhan natin. So, bali, idea nga. Apo siya ng champion at yung dalawa nating imported. Subukan natin ilipad. So, pangalanan nyo guys, doon nyo na lang i-absorb yung ano. So, bali, apo siya ni Miss Night Flyer at ng Cooper PBM natin. So, bali, lahat yan, halos magkakamag-anak. Kaya, titignan natin kung ano yung magiging lipad ng jeans ng ating mga ibo na ito. So, bali, lahat yan may pasok ni Night Flyer, lahat yan may pasok ni PBM, lahat yan may pasok din ni Cooper, yung galing kay sa ating utol na si Utol Gerson. Lahat sila may pasok. And then, may pinasok lang tayo, kaya may mga puti yan. May mga ipinasok lang tayo na bloodline na sa tingin ko, makakatulong na sa atin. So, bali, tinatawag nga natin silang mga super whites. Ayan guys, kung makikita nyo, napakakisig ng white na yan. So, bali, apo to nung ano, nung lahi ng ating pinsan ni na si Janjan. So, bali, yun nga, yung mga white na yon, yun yung kinukwento ko sa nung na-vlog ako ni Idol Juan Arturo na pitong ikinarga sa Kalbayog. Magkakapatid yon, magkaiisang lahi, pitong ikinarga sa Kalbayog, and then pito din yung nag-daybird. So, bali sila complete clocking nun. Yun yung naging achievement nito. Then, eto, nag-1-2 din ang speed nito, kung hindi ako nagkakamali, doon sa pinsan ko nung summer race, tawid-dagat, so bali Kalbayog din. So, bali ito ay talaga maasahan sa tawidan. So, ibo na to talagang matutulin. Ang alam ko dyan sa bloodline yan ay Tournier ni Jaime Lin. So, yun yung background ng mga puti natin. So, years goes by, ayan, tinawag na namin silang mga super whites kasi mga puti sila pero yun nga, mga wedding lines. And then, kaya nilang ano, mag-compete sa mga hard races tulad sa South. So, ayan lang ha, mga kalapatids. Yan nga, kung bago pa nga lang kayo sa ating YouTube channel, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video natin ilalabas. So, see you soon mga kalapatids. See you next video. Paalam.